babala. Ang video na to ay para sa edukasyon. Huwag tularan. So ito, nag-experiment tayo sa mga bloke ng yelo eh. Dati nagbuhos ako ng tinunaw na tanso, pero lumamig siya ng napakabilis eh. Ang bagal din ang paglubog niya sa loob ng ice. Yung sumunod naman na sinubukan ko, kung kayang tunawin yung yelo ng nagbabagang bola ng bakal. Tatlo pa nga sabay-sabay eh. Medyo mas mabagal yung paglamig niya, kaya mas interesting naman. Pero mabagal pa rin eh. Nakailang ulit ako pero kalahati lang ng bloke yung kinaya nila eh. So hindi ko na sinubukang gamitan ng lava kasi parang imposible eh. Mabilis lang kasing lumamig yung lava, diba? Tapos nagiging obsidian. Kaya ito, nagdesisyon akong gagamitin ko na yung paborito kong kettlebell. 24 kilos yung bigat nito. Awesome to! So ito na, lalagay na natin sa pugon, papaabutin natin ng 1500 degrees. So hihintayin natin maging matingkad na pula yung kulay niya dahil sa init. Ito, minit na siya. Hindi ko rin sigurado kung bakit pero nagiging puti yung kulay. Baka natatanggal kasi yung mga pintura. Pero yan, dahan-dahan na siyang umiinit. Oo, gaya ng sabi ko, 24 kilos yan. Kaya hindi rin ganun kabilis initin yan. O nga pala, safety first tayo dito. Kaya suot ko yung fireproof na boots na suot ko nung nag-test tayo nito sa lava. Merde yan, balat na apron. So nga helmet, syempre. Eto, gagalawin natin yung kettlebell gamit tong kadena. Saka syempre, naka-gloves din tayo para sigurado. Ulitin ko lang, huwag niyong gagayahin tong experiment natin. Mga kalahating oras na to, at yan, mukhang mainit na. Sa ngayon, mukhang mga 600 o 700 degrees pa lang eh. So, hintay pa tayo. Eto guys, ready na. Isang oras na nating iniinit yung kettlebell at yan, bumabaga na siya. Ayan o, matingkad na pula na yung kulay. Medyo may pagkadilaw pa nga eh. Hindi ko alam kung kita nyo sa video eh, pero sigurado naman ako na sa personal may dilaw na kulay talaga. Nangyayari raw yun pag lumampas na ng 1000 degrees eh. So okay, simulan na natin. Eto na, ayan, dahan-dahan. Okay, walang problema. Yan, ready, ready. Medyo mabigat ha. Yan, nagsimula na. Oh my god, nakita nyo ba yan? Yan, ang bilis siyang tinutunaw oh. Bilis siyang gumalaw pababa ng yelo, grabe. Hindi ako makapaniwala. Eh teka, malalaglag, malalaglag. Teka, ayusin lang natin. Eto, ganito. So, abalik na rin natin, lipat natin yung kung saan may init. Gumagalaw pa rin. Tingin ko, tatagos to eh. Oo, baka hindi. Ano sa tingin nyo? Grabe, parang mga 1/3 nung ice na ubos niya. Ayan o, daming tubig o. Oh. Ito actually mga kalahati na yung ubos eh. Pero tingin ko medyo lumalamig na eh. Sayang kung hindi tatagos. Teka, galaw natin ha. Tingnan natin yung butas oh. Guys, tingnan nyo. Mukhang makakatagos siya. Grabe, di talaga ako makapaniwala. Mukhang yung kettlebell lang pala yung tatapos dito sa bloke ng yelo. Ito, nabasag pa nga eh. Oh. Sobrang init niya talaga, hindi man lang siya napalamig ng yelo eh. No? Eto, mainit-init pa nga siya eh, kahit itim na siya. Tansya ko parang kasing init pa rin to ng ihawan eh. Ayan guys, sa wakas tumigil na yung kettlebell. Pero tingin ko, panalo tayo. Ayan, tingnan nyo. Kahit lagyan ko pa ng yelo, mainit pa rin eh. Grabe, cool. So okay, i-like nyo tong video na to kung gusto nyo pang makakita ng ibang video gamit ang ice cubes. At syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para mapanood nyo lahat ng video natin at mag-bell na rin kayo. Ako ulit si Timon. Paalam!